Bagong taon, bagong buhay, may New Year's resolution na ba kayo? Panigurado, marami sa atin ang nangunguna sa listahan magbawas ng timbang. Lalo na't napasabak tayo sa pangmalakasang kainan nitong nakaraang buwan. Ang tanong, paano nga ba sisimulan ang pagbabawas ng timbang? Aalamin natin yan! Timbang ang usapan, hindi kayo nag-iisa riyan, mga kapuso. Relate na relate ako riyan. Dahil ako mismo, naging pasanin din ang pagbigat ng aking timbang. After akong manganak sa third baby ko, nagsimula na ako magkaroon ng mga weight problems, no, dahil sa hormonal imbalance. So it was very hard for me na talagang maayos yung aking hormonal imbalance. Kaya ang dami kong pinuntahan na iba't ibang mga doctors to help me para hindi magtuloy-tuloy yung aking masamang effect ng pagkakaroon ng hormonal imbalance. And one of course, the doctors that I consulted, syempre, ang ating very own na si Doc Oy Balburias. Ang payo sa akin ni Doc Oy, bukod sa pagbabawas ng timbang, ang dapat kong unahin, ayusin ang aking kalusugan. Ang sinabi niya sa akin, alam mo, Con, sabi niya, hindi ko makakalimutan to eh, sabi niya, alam mo, Con, mahirapan ka talaga na pumayat kapag hindi mo naayos yung iyong sleeping habits. Okay? Because as you well know, syempre, di ba, for ilang years ako nagmo-morning show, no? Galing pa sa kabilang stasyon. Dahil halos 23 years na akong morning show host, ang sleeping habits ko apektado. Ang masaklap nito, minsan natutulog ako mga 4 hours. 5 hours, mahaba na yun for me. So, siguro it really took a toll on my health and my body. Ang tulog ay isa sa pinaka-kompromiso, no, na bahagi ng ating lifestyle, lalo na sa panahon natin ngayon. Kahit na anong diet ng gawin niya, kahit anong gawin niyang exercise, kung hindi naayos yung balanse ng kanyang hormones, no, magkakaroon talaga siyang tinatawag nating resistant weight loss or resistant fat loss. Dahil na rin sa aking lifestyle, ang timbang ko umabot ng 175 pounds. Pag may hormonal imbalance, mahirap pumayat. Pag mahirap pumayat, may kaakibat din yan, syempre, ng mga health concerns. Yung aking cholesterol, na-mess up yung system ko basically. Yung aking blood pressure, tumataas, minsan biglang bababa. Yung sugar ko, mataas din. Ang hormone imbalances, pag ang isang hormones ay out of tune, no, it would manifest with either symptoms or manifestations tulad ng resistant weight loss, no, kung hindi sila balanse sa bawat isa. Kaya naman, noong 2019, nagdesisyon akong magpaka-healthy at sinimulan ko yan sa pag-aayos ng aking lifestyle. I'm hosting a medical show, so I have to walk the talk. At minsan, ang hirap kasi normal na tao lang din naman ako. Dumaranas sa napakaraming health challenges. So, nag-decide ako na kailangan ko na talagang i-give up ang morning show. Kahit mabigat sa loob ko, di ba? Mahal na mahal ko ang unang hirit family ko eh. Pero dahil sa health, dahil na rin sa request na rin yun ng bunso ko. Ginawa ko na ring hobby ang pag-ehersisyo sa bahay man o maging sa gym. Buhat dito, hatak doon para healthy sa pagpasok ng bagong taon. Doon, buhat-buhat. Of course, yung regular na pag-exercise sa treadmill, yung ganyan. Kahit talaga namang the struggle is real, naging maingat na rin ako sa aking mga kinakain. Hindi na ako masyado sa mga matatamis, although yun talagang aking wow, challenge, grabe. Kaya naman mula sa timbang ko na 175 pounds, ngayon nasa 125 pounds na lang. Malayo pa pero malayo na rin. Heavy rin ang naging timbang ng medical student na si Bench. Ang kanyang timbang naman umabot ng 130 kilograms. Since childhood, I was really a chubby kid na. Until my adulthood, I was really, more than chubby na actually. I went from a chubby kid to almost type 4 na obese na talaga before I started to cut down my weight.
Bukod sa mabigat na timbang, ang mas ipinag-aalala raw niya ang epekto nito sa kanyang kalusugan. Nag-shoot up yung blood pressure ko when I was in second year high school. Pinainom ako ng dad ko ng gamot. Tapos sabi niya kailangan ko na mag-cut ng weight. Pero mas I prefer to kumain pa rin. Ito ang malala. Sa edad na 25, si Bench nagme-maintenance na. Until last year, consistent na talagang elevated yung blood pressure ko. So, hindi na siya bumababa ng, I think it was 170, 120. I was hypertensive. I drink amlodipine every day as my maintenance na. And actually, that was one reason why I decided na mag-lose ng weight. Dahil natakot na para sa kanyang kalusugan, si Benj sinimula na ang healthy diet. Pagdating naman sa diet, I started with ketogenic. Pag ketogenic ko, I lost 10 kilograms. Tapos, nung na-kick out ako sa ketosis, hindi na ako makabalik. So, I discovered calorie counting. So, hanggang ngayon, calorie counting na talaga ang ginagawa ko everyday. Yung ketogenic diet, no? So, pinupwersa natin ang ating katawan na gamitin ang fats, no? Bilang energy source. Mataas pa nga ang energy content nito kumpara sa carbohydrates, no? That's why pagka yung naabot natin ang ketosis, no, na pinupwersa natin ang katawan na gamitin yung taba sa ating katawan para ito'y gawing source of energy. Workout is life din para kay Bench dahil 2 beses sa isang araw kung siya raw ay mag-workout. Ginagawa niya raw ito para magkaroon naman ng muscle. At makalipas nga ang 1 taon, mula sa bigating timbang na 130 kilos, naging 80 kilograms na lang ang bigat ni Bench. Initial na nangyayari, sir, di nila ako nakikilala eh. Kasi kahit sarili kong pamilya, kahit ako, first time ko makita ang itsura kong ganito kasi... Ayon sa personal trainer na si Coach Patricia, fat loss o ang pagkawala ng taba sa katawan ang mainam na paraan para magpapayat. Bali yung difference po ng fat loss and weight loss. Weight loss is overall reduction po siya ng body weight natin. So meaning, pati yung muscle mass, especially muscle mass, water weight, and fat, nare-reduce po natin during that process. While fat loss naman po, ito yung nagpo-focus lang tayo sa pag-reduce ng body fat natin, which is yun po yung mas healthy. Kapag hindi raw tama ang pagbabawas ng timbang, hindi lang taba sa katawan ang nawawala, maging ang ating muscle. Posible rin mawala o manghina. Parang bumabagsak yung katawan natin, yung sobrang payat natin. Yung akala natin, yun yung gusto nating goal, pero nangyari, sobrang payat natin na para tayong may sakit na. Sa kaso ni Bench, mainam at tama daw na nagbawas muna siya ng taba, tsaka nagpalakas at nagpalaki ng muscle sa katawan. Pagka nag-weight loss kasi tayo, ang usually ginagawa dyan, nagbabawas tayo ng food and more on cardio yung ginagawa nating workout. While on fat loss naman, meron tayong proper nutrition and nagpo-focus tayo sa resistance training or strength training po. Kaya na-maintain natin yung lean and stronger po na katawan. Isang araw sa mainam na ehersisyo para magbawas ng taba sa katawan ay ang mga compound workouts tulad na lamang ng squats. Yung squats po kasi more on lower body po. Lower body workout, tina-target niya po yung glutes, quads, and yun po, yung movement ng hinging. Epektibo rin ang assisted pull-ups at deadlift. Pull-ups naman po, ang target po natin doon is more on back po. Back and biceps yung tina-target natin. Target naman natin sa deadlift is yung posterior chain natin or yung overall back po natin, back muscles natin. Ito yung lower body na back. Yan. Sa fat loss, sir, mas okay po talaga yung mga compound workouts instead na puro cardio lang po. Paalala ni Coach Patricia, para sa tuloy-tuloy na weight loss journey this 2024, mas importante po yung consistency versus intensity. Mas okay na po yung light lang po yung mga workouts natin. Start slow, mag-start tayo ng pang beginner talaga instead yung medyo ma-challenging na po, yung pang mga intermediate or advanced na po na workout. Kaya para sa mga katulad namin ni Bench na gusto ring simulang magbawas ng timbang, ang exercise is just a tool para makatulong lang sa'yo para pumayat. Pero ang number one talagang kailangan mo is discipline. Discipline talaga. I cannot stress enough kung how much you need to discipline yourself na hindi mo kakainin kahit gaano mo pagusto. It's very hard to track, pero if you follow those steps, i-discipline mo talaga ang sarili mo, it's not impossible to lose weight.
paalala ng eksperto. Tandaan natin, ang ating katawan ay isang sistema. Hindi ito pira-pirasong organ lang, no? So kung kalusugan ang ating nais na i-manage, no, kailangan natin silang tignan bilang isang konektado, organisado, at interrelated, integrated na sistema. Gaya nga ng palagi kong paalala, nag-iisa lang ang ating katawan, kaya dapat natin itong pangalagaan. Hindi lang sa pagpasok ng bagong taon, kundi sa susunod pa ng mga panahon.